Sigurado ka na ba ang pupunta ka? Tanong ni Manang Rosa nang mabungaran ako nakaupo sa harapan ng salamin. Marahan akong tumango habang nakatutok ang mga mata sa press kung mukha akong bagong ligo at hindi pa nalalagyan ng kahit anong kolorete. Gusto ko talaga sanang umiwas na sa lalaking yun, Manang. Kaso hindi ko naman pwedeng isawalang bahalang kikitain ng hotel. Mahina akong paliwanag ko. Isang araw lang kasi matapos ang pag-uusap namin ni Bianca ay agaran din niya pinareserve ang 10 VIP rooms ng hotel. Hindi pa nga ako nagkumpirma sa kanya ay tinupad niya na kaagad ang sinabi niya na parabang sinisiguro niya talaga na pupunta ako. Hindi ko nga siya maintindihan kung bakit gustong gusto niyang naroon ako sa gaganaping engagement party nila. Isa lang ang naiisip kong dahilan. Marahil gusto niya ako mainggit o magselos. Huminga ako ng malalim. Wala akong ibang pagpipilian kaya kailangan isang tabi ko na muna ang nararamdaman ko alang-alang sa hotel na ipinagkatiwala sa akin ni Mama Anita. Masyado nga mapaglaro ang tadhana sa kagustuhan kong makaiwas sa hinayupak na damo na yon. Heto at pinaglalapit kami ng pagkakataon at ang malala, a-attend pa ako sa mismong engagement party niya. Tipid na umiti si Manang Rosa sabay tapik ng marahan sa balikat ko. Kung ganun, kailangan mo na rin ihanda ang puso mo, Amanda. Alam kong hindi mo inaasahan ang pangyayaring ito pero dahil dumating na nga, kailangan mo maging matatag. Malamang salaysay ni Manang. Marahan lang akong tumango at nagpasalamat sa payo niya bago siya lumabas ng silid. Dumakong mga mata ko kay Baby Amadeus na mahimbing na natutulog sa kama. Sumilay ang mapait na ngiti sa aking labi. I need to be strong for him. Dahil darating at darating ang araw na magtatanong siya tungkol sa ama niya. O baka hindi lang basta magtanong, baka gusto niya rin itong makita at makilala. Nakagat kong ibabang labi sabay puna sa mga butil na mabilis naglaglagan sa aking mga mata. Bakit nga ba ako ngayon ang mas naapektuhan ng labis gayong naka-move on na ang hinayupak na yon? Baka nga matagal na niya kaming nakalimutan. Ikakasal na nga siya, hindi ba? Buti na lang hindi ako naniwala sa kanya noon na maghihintay siya kahit ilang taon. He's a liar? Para akong tanga? Ako itong umayaw at magtutulak sa kanya papalayo. Pero ako itong mas apektado ngayon. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago muling tinuon ang mukha sa harapan ng salamin. I can do this. You can do this, Amanda. Mariing payo ko sa sarili bago kinuha sa drawer ang mga branded na makeup na pinamili sa akin ni Mama Anita sa Los Angeles. Hindi man ako mahilig nito noon. Nasanay na rin akong gumamit noong nag-aral ako ng kolehiyo dahil kailangan magmukhang presentable sa tuwing may event sa campus. Sinimulan ko ng paglalagay ng makeup na babagay sa susuotin kong gown na kulay silver na binili ko kahapon sa isang boutique. Tiningnan kong oras sa nakasabit na wall clock. At nang malamang alas 8 na ng gabi, ay binilisan ko pang pagkilos dahil ayos sa nakalagay sa invitation letter ay magsisimulang party ng alas 9. Hindi bale, hindi naman ako magtatagal. Bala ko magpakita doon saglit para lang magpakita kay Bianca na tumupad ako sa usapan. Ilang minuto rin akong nag-ayos at nang makontento sa aking kabuang itsura ay saka ko naisipang umalis na. Marahan kong hinalikan sa Baby Amadeo sa pisngi bago tuluyang lumabas ng kwarto. Wow, Amanda! Napakaganda mo! Para ka pa rin talagang dalaga! Nakaawang na puri ni Manang Rosa pagkalabas ko ng kwarto. And I know she's telling the truth dahil sa ningning ng kanyang mga mata. Simple lang naman ang gown na suot ko. Off-shoulder ang design at may slit sa gilid kaya medyo exposed ang kaliwang leg ko. Hapit na hapit ito sa katawan ko kaya hulmang-hulma ang kurba ng aking katawan. Napakalaki na rin kasi ng pinagbago nito mula noong manganak ako. Talagang nagkalaman ako kumpara sa dati na may kapayatan. At dahil bagay na bagay ito sa akin, kaya nagmukhang eleganteng tingnan kahit simple. Matamis akong umiti sa papuri ni Manang. Salamat, Manang. Aalis na po ako. Ikaw na po munang bahala kay Amadeus. Bilin ko sa kanya na kinatangon niya. Pinagpapasalamat ko na siyang nagbabantay kay Amadeus dahil kampante ako palagi sa tuwing umaalis. Kinuha kong susi ng sasakyan kong bagong model ng Bentley bago tuluyang lumabas at sumakay ng elevator. Nakapag-aral na rin ako ng driving kaya marunong na ako magmaneho. Kapag mga ganitong lakad ay hindi ko naabalahin si Manong Nelson. Nang makadaan ako ng lobby ay mangha akong binati at pinuri ng mga staff kong naka-graveyard shift. They complimented me like I am a superstar for tonight.
I just smiled and waved at them as a response. Tumungo ako sa parking lot at agarang sumakay. Ilang minuto na lang at magnanay na kaya kailangan kong bilisan. Sa biyahe pa lang ay walang humpay na sa pagkabog ang damdamin ko kaya nilalabanan ko ito. Kalma Amanda, magpapakita ka lang kay Bianca and then aalis ka na rin naman kaagad. Mariing payo ko sa sarili hanggang sa nakarating ako sa venue. I sighed deeply bago chinek muling mukha ko sa salamin. Tama si naman ng Rosa at mga staff ko. Magandang maganda ako ngayon kaya hindi dapat ako kabahan ng ganito. Nakailang ulit pa ako ng buntong hininga bago nagdesisyong i-park ang sasakyan at lumabas. Marahan ako naglakad patungong entrance. Hindi pa man ako nakakalapit ay minapansin ko kaagad ang maraming mga matang nakatingin sa akin ng mapukol. Nakakailang man, ngunit wala nang atrasan ito kaya nagpatuloy ako. At nang tuluyang makapasok, I saw everyone with a wow on their eyes and faces. Dahilan para makaramdam ako lalo ng pagkailang lalo pat wala naman akong ibang kakilalang nandito. Shit, nakakatunaw ang mga titik sa akin ng kalalakihan. Parang gusto ko tuloy tumakbo papalabas. Nagpalingalinga ako sa paligid, ngunit hindi ko makita sina Bianca at Damon. For sure, they are preparing dahil malapit na rin magsimula. Hi there! Biglang bati sa akin isang chinitong lalaki, dahilan para sa kanya matuon ang mga mata ko. He looks like a Korean actor. Neat, handsome, and cute. My name is Lee, and you are? Pakilala nito sa akin, sabay lahat ng kamay niya, kaya inabot ko ito at tipid siyang nginitian. Amanda, ani ko kaya ngumiti rin siya at tumango. Nice meeting you. Do you want a drink? He politely asked while offering me a glass of wine. Thanks, but no. Marahang pagtanggi ko kaya binalik niyang baso sa dumaang waiter. Probably you are one of the couple's friend. So, what are you up to, Miss Amanda? He asked again. Ramdam kong gusto niya talaga makipag-usap. Mas maigi na rin ito para hindi naman ako ma-out of place sa lugar na to. But when I supposed to answer him, ay bigla na lamang nagsulputan ng iba pang mga kalalakihan out of nowhere. Some are Koreans too, while some are Americans and Filipino. At lahat sila gustong magpakilala sa akin. Hey dude, wow, you're so fast when it comes to a beautiful woman. Hi gorgeous, you are so beautiful. Iilan lang ito sa mga narinig kong papuri mula sa kanila. Mas lalo ako naging agaw attention ngayon dito. Para tuloy hindi ako makahinga. I saw some women are pieces while looking at my direction. Gladly, nagsimula na magsalita ang host ng event. Kaya nabaling attention namin doon. May mga pakulupang ginawa ang host bago nito tawagin sa center stage ang mag-fiancé na sina Bianca at Damon. Let's do welcome the stars for tonight, the soon-to-be Mr. and Mrs. Damon and... Hindi ko magawang tapusin ang pakikinig dahil parang kidlat ang pagdaan sa sakit ng aking dibdib na napakabilis. Mabilis akong umakbang papalayo ni hindi ako napansin ni Nali at ng mga kasamahan niya. Nagtanong ako sa waiter kung nasaan ang comfort room at mabilis ko itong tinungo. Bakit ganun? Pangalan-pangalang ang naririnig ko, ang sakit na. Hindi ko pa nga sila nakikita magkasama para na akong tinutusok ng ilang milyong karayom sa puso ko. Kung ito nga ang dahilan ni Bianca kaya pinilit niya pumunta ako. Ang saktan ako tinggitin. Well, I wanted to congratulate her, Gus. She made it. Durug na durug ang puso ko ngayon at hindi ko na ito mapigilan. Natigil lang ako sa pag-e-emote na makarinig ako ng yabag patungo dito. Marahan kong pinunasan ang mga namuong butil sa aking mga mata at inayos ang sarili. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan at niluwa nito ang dalawang babae. Oh shit! Bagay na bagay sila! Yeah, 'cause they're both rich and gorgeous. Usapan na mga ito na parang punyal na dumiin sa puso ko. Gusto ko nang umiwas pero hetot nanunod yung pagkakataon dahil ang paksa pa talaga ng mga babaeng ito ay ang pag-uusapan at purihin na mag-fiancé. Lumabas ako ng comfort room. I breathe in and out. Gusto ko nang umalis, baka hindi ko kakayanin. Nakapag-log in naman ako kaya proof na makikita si Bianca na umatanda ko. Kaso dahil makakadaan pa sa venue ng party, bago makalabas ng exit ay wala rin akong nagawa nang makita ako ni Lali at alukin ng wine. Where have you been? Tanong ni Lee. Medyo maingay na sa paligid dahil nagsimula na rin ang tugtog. Comfort room, tipid na sagot ko. At ang kanina pagtanggi ko sa wine na inalok niya. Ngayon ikusa ko itong kinuha sa kamay niya at walang pagdadalawang isip na ininom ito.
Maybe I'm too hurt at gusto ko makalimot. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. Nang makaubos ng dalawang baso and I kinda like this feeling. Hey, dahan-dahan lang. Puna sa akin ang isa pa yung kasama niya. Lahat sila'y nakikipagkilala na sa akin. Isa-isa in the most gentle way at tanging ngiti at tango lang ang naging sagot ko. Ni wala kong maalala kung sino sa kanila si Nathan, Josh, Kim and so forth. All I want is to enjoy at nagkataon pang ang grupong itong nakikipagkaibigan sa akin. Shot here, shot there. Magkahalo na ang wine at ibang alak sa katawan ko. Hindi ko na mabilang kung nakailang baso na ako and this is the very first time na uminom ako ng ganito kadami. Hindi ko na inisip kung malalasing ako or what dahil wala akong ibang gustong mangyari kung hindi ang maibsan ng sakit at panandali ang makalimot. I even swayed my hips nang tumugtog ang pop music. Lee and the group are started dancing too. Nakaramdam na ako ng matinding pagkahilo kaya naiinhakbang kong aking pahibigla na lang ako natapilok. Ngunit bago pa man ako mapasalampak sa sahig ay naramdaman ko na lang matipunong brasong nakaalali sa aking katawan dahilan para hindi ako tuluyang matumba. Amanda, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Lee. Ngunit hindi rin siya nakalapit dahil rinig na rin kong bariton ng boses na lalaking sumalo sa akin. Get your hands out of her. He sounded so masculine and attractive. Oh shit, nakakaakit at pamilyar na pamilyar sa akin tenga. Pumikit-pikit na rin ang mga mata ko dahil sa epekto ng alak. Ngunit pinilit kong dumilat para masilayan ang pamilyar na boses na muling nagpabuhay sa buong sistema ko. And when I finally opened my eyes, I met his gaze full of emotions. Paano ko nga ba makakalimutan ang mga matang minsang nanakit ngunit nagpabaliw sa aking puso? My world suddenly stopped. I can't say any single word. Parang biglang bumagal ang oras at nag-slowmo ang lahat. Nahihipnotismo ako sa titig niyang tagus hanggang kaibuturan ko. I can't even hear the loud music dahil mas nabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Basta ko na lamang naramdaman ang parang pag-angat ko sa ere. Wala akong nagawa ng kargahin niya ako like we are a newlywed couple. Ni hindi ako nagprotesta, hindi rin ako makapag-isip ng maayos. Feels like I'm a statue. Dahil sa samot-saring nararamdaman ay mas lalo ako nakaramdam ng antok at pagkahilo. Kaya naman napahawak ako lalo ng mahigpit sa matipuno niyang braso bago ko tuluyang ipinikit ang talukap ng mga mata ko dahil sa kalasingan. Ouch! Nagising ako't napadaing na maramdaman ang pagkirot ng ulo ko. Dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata ngunit para pa rin itong umiikot kaya hinilot kong aking sentido. Nang medyo makaramdam ng ginhawa ay dahan-dahan akong kumilos para bumangon. Baby Amadeus? Manang Rosa? Tawag ko sa dalawang kasama ko sa penthouse nang mapansing parang napakatahimik ng paligid. Ngunit nang tuluyang makabangon ay ganun na lamang ang pagkagulantang ko. Nang mapagtantong hindi ito kwarto ng penthouse dahil na rin sa ibang pintura at kagamitan. But the room is quite familiar to me. Kaya nagpalingalinga ako sa paligid at bahagyang kinukusot ang mga mata para makasiguro. Ngunit mas lalo lang akong napaawang nang makumpirma ito. Oh shit! Bulalas ko sa sarili habang pilit inaalala mga nangyari kagabi. My heart started to beat so fast nang isa-isang rumihistro sa aking isipan ang mga kaganapan kagabi. Nalaki mga mata ko habang tutup ang bibig. No way! This can't be happening! Hindi makapaniwalang sigaw ng aking isipan nang maalalang mukha ng lalaking huli kong nakita at ang realidad na maaaring nasa bahay niya ako ngayon. Mabilis akong napabalikwas ng bangon habang tinitingnan ang sarili sa harapan ng full body mirror. Palalaking loose t-shirt na abot hanggang tuhod ang suit ko ngayon kaya talam kong sa kanya ito. Bahagya ko pang sinilip ang panloob ko. Kahit papaling nakahinga ako ng maluwag na hindi napalitan ng slip shorts ko. Yun nga lang, hindi mawala-wala ang pagdagungdong ng puso ko dahil sa posibilidad na maaari siya rin ang nagpalit na suot ko. Napasabunot ako sa buhok ko habang napapikit na mariin. Ano tong ginawa mo, Amanda? Inis na turan ko sa sarili. Mas lalo lang gumulong utak ko. Maling-mali ito. Maling-mali na naririto ako lalo pat may fiancé si Damon. Nakita kaya kami ni Bianca kagabi? Alam kaya niya nandito ako sa bahay ng fiancé niya? Dahil kung oo, tsak na mamimiligro na ako ngayon dahil iskandalosa ang babaeng yun. Ngayon palang tinutunaw na ako ng hiya
Kung bakit ba naman kasi nagpakalasing ako ng ganoon? Kung bakit naapektuhan pa ako gayong matagal nang lumipas ang panahon? Agad kong hinanap ang dala kong pouch kagabi at thankfully, nasa bedside table. Maayos na rin nakatupi sa isang paper bag ang gown na sinuot ko. Nandito rin ang susi na sasakyan ko. Yun nga lang naiwan niya sa venue kaya ipapakuha ko na lang yun kay Manong Nelson mamaya. Ang mahalaga ay ang makauwi ako ngayon. Maghahanap na lang ako ng masasakyan sa labas. Bahala na! Basta, hindi ako pwedeng magtagal dito. Nang makuha ang aking mga gamit ay akmang pipihitin ko na sana ang doorknob para lumabas. Nabigla na lamang itong bumukas na siyang kinatigil ko. Mas lalong nagwalang puso ko nang bumungad sa akin ang mukha ng lalaking gusto kong iwasan. Ramdam kong panginginig ng buong sistema ko dahil sa kaba. "You're awake?" Baritonong sambit niya at hindi ko magawang ialis ang mga mata ko sa kanya habang naguguluhan kung paano ko siya kakausapin. Literal na natigilan ako't natameme. Gusto ko sanang basahin kung anong nasa mga mata niya. Kaso, siya itong kusang umiwas at tumingin sa ibang sulok. Para ko nanumbalik sa realidad dahil sa pag-iwas niya. Namutawi ang saglit na katahimikan bago ako nakakuha ng lakas ng loob para magsalita. "Aalis na ako," tipid na sambit ko. Medyo nauutal pa dahil sa nagwawalang emosyon. "I cook breakfast. Why don't you try to eat first before you leave?" Seryosong tugon niya. He seemed so calm and relaxed. Tuwid at formal ang kanyang pagsasalita na parabang wala kami mapait na nakaraan. "He cook? Really? At kailan pa siya natuto magluto?" Anyway, ayaw ko rin namang mag-usyoso pa dahil gustong gusto ko nang makaalis. Bahagya akong umubo at marahang umiling. "Salamat, but I need to go now." Sagot ko na hindi na nakatingin ng mga mata sa kanya. Nang wala ko makuhang sagot mula sa kanya ay napagdesisyonan ko ng tuluyan ng lumabas. Ngunit dahil nakaharang siya sa pintuan ay hindi agad ako nakakilos. "Excuse me, pwede bang dumaan?" Buong loob na turan ko na ikinatango niya lang. Agad din siyang pumagilid kaya dali-dali akong humakbang na nakayuko. "Amanda." Baritono ngunit marahang tawag niya sa pangalan ko na ikinatigil ko. Kasabay din ang pagtigil ng mundo ko. Natapi ko pang sariling mukha bago siya nilingon. "I'm sorry if I took you here. You're drunk and I can't let you drive home." Seryosong sabi niya. Bahagya ako nakagat ang ibabang labi ko. "I really don't know how to react or what to say. Cause it's my fault for letting myself drunk too much." At dahil sa kalasingan ko, hindi na ako nakapag-isip ng tama at talagang sumama pa sa kanya. "I am sorry too. Nabala pa kita. Pakisabi nga pala kay Bianca na pasensya na." Sabi ko dala na rin ng kahihiyan. Ipinagpapasalamat ko na parang wala si Bianca rito dahil mukhang mag-isa lang ang hinayupak na ito ngayon. Wala na rin akong panahon na magtanong kung nasaan ang fiancé niya. Marahan lang na tumango si Damon like he agreed sa perwisyong nagawa ko sa kanila. Tumalikod na ako't nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naman malaswang tingnan ang suot ko kaya ayos lang na mag-commute ako ngayon. Nang makababa ay hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari noon sa akin sa pamamahin na ito. Habang niling ang aking mga mata sa kabuuan ng bahay, wala pa rin itong ipinagbago. I was a slave back then. Kaya memoryado ko pang bawat sulok nito dahil walang araw na hindi ko ito nililinis. Bigla na lamang ako nakaramdam ng lungkot. Ewan ko ba, mas lalo ako naging emosyonal sa mga naging alaala na kahit hindi maganda ay mas masayang hatid rin naman sa puso. This house, dito ko naramdaman noon na may kakaiba na akong pagtingin sa hinayupak. I'll drive you home, Amanda. Malayo pang lalakarin mo para makahanap ng masasakyan. Biglang sabi niya, kaya napalingon ako sa gawin niya. Saka ko lang napansin na kanina pa pala siya nakasunod. Napahinga ako ng malalim. Alam kong malayo-layo pa nga ang exit dito, pero hindi naman pwedeng magpahatid pa ako sa kanya. It's fine, Mr. Helgon. Maaga pa naman, tuwid na sagot ko. Kita pa nga sa glass walang kadiliman ng labas. Nang makarating na ako sa main door at nabuksan ito, akmang lalabas na sana ako nang bigla ko na lang naramdaman ang mainit niyang palad na nakahawak sa braso ko dahilan para matigilan ako't mapalingon sa kanya. Sa paglingon ko'y nagkasalubong ang mga mata namin dahil sa lapit ay mas klaro sa akin ang pinapahiwatig nito. Hindi ko alam kung tama ba itong nakikita ko, but I saw pain and sadness in his eyes. "Please," I insisted. "Look, it's raining outside." Nagsusumamang pakiusap niya sa malumanay na boses. He sounded so different.
Ibang-iba sa damo na kilala ko noon. Kung hindi ko lang naranasan ang bangis at kalupitan niya noon, iisipin kong ibang lalaki siya. Bahagya kong sinilip ang labas and it's right, umuulan nga ng malakas. Soundproof kasi itong bahay niya, kaya hindi ko kaagad natunugan ng ulan. Marahil ganun din siya cause he looked surprised sa panahon. Kamalasan nga naman. For a while, tura niya't mabilis na umalis. Bumalik siyang may dalang ng payong kaya hindi na ako nakasagot at hindi na rin nakapag-react nang nauna na siyang lumabas para ihanda ang sasakyan niya. Hindi bale, last na ito Amanda. Pagkatapos nito, dapat mo na siyang iwasan. Pangaral ko sa sarili. At saka sa labas lang naman siya ng building ng hotel, hindi naman siya papasok. Hindi pa kasi ako handa na magkita sila na anak ko. Pinagbuksan niya rin ako ng pintuan pagkatapos habang pinapayungan, like he's the most gentleman in the whole universe. Tahimik lang akong pumasok sa loob at kinabit ang seatbelt. My heart is still pounding like crazy. Pumasok na rin siya and he started to drive. Binalot kami ng katahimikan sa loob. Wala akong balak na magsalita. Napaka-awkward ng pakaramdam na ito kaya gusto kong ituon ang atensyon sa ibang bagay. Kinuha kong cellphone ko sa pouch. Ngayon ko lang naalala na tawagan si Manang Rosa. Oh shit, ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi ako nakauwi kagabi kaya tsak na hinahanap na ako ng anak ko. Mabilis kong denial ang numero ni Manang. At nang mag-ring ay sinagot niya rin naman ito kaagad. Nag-usap kami't laking pasalamat ko natulog pang anak ko. Hindi na rin nag-usisa pa si Manang kung nasaan ako. Pinapaalalahanan niya akong mag-ingat sa biyahe dahil nga malakas ang ulan at mukhang may bagyo pa raw na paparating. Nakahinga ako ng maluwag kahit papano na maputol ang tawag and then the silence made our situation even more awkward. Oh shit, biglang mura ni Damon, kinagtaka kong napaayos ng upo. Hininto niya sasakyan habang marahang binubuksan ang bahagyang bintana. May lumapit ni isang lalaking naka-raincoat kaya kuryoso ako nakinig. Sir, hindi po kayo makakadaan for the meantime dahil sa baha. May mga natumbang mga puno rin po. Pahayag nito kaya napapikit na lang ako ng mariin. Ngayon pa talaga bumida ang masamang panahon. Ngayon pa kung kailan uuwi na dapat ako. Oh shit, nanunudyo ba ang panahon na to? We have no choice right now. Kung hindi bumalik at magstay sa bahay hanggat hindi pa maayos ang panahon. We have no choice right now. Kung hindi bumalik at magstay sa bahay hanggat hindi pa maayos ang panahon. Marahang wika niya habang nakatutok ang mga mata sa maulang kalsada. Napahinga ako ng malalim. Hindi maaari ito. No, I can stay there. Tipid ng sagot ko lang. Bukod sa hanapin ako ni Amadeus ay hindi magandang tingnan na makikituloy ako sa bahay ng isang lalaking malapit ng ikasal. Wala rin namang biyahe. So you can't leave. There's no other safer place right now but to stay at home. Baritono at maring tugon niya at muling pinaandar ang sasakyan para bumalik sa bahay niya. Nakagat kong ibabang labi dahil sa inis, pati ba man ang panahon na hindi umaayon sa kagustuhan ko? It's really not good to stay with him. Paano kung bigla na lang sumulpot si Bianca? Tsak na malaking iskandal itong susuungin ko. I sighed heavily. Tahimik siyang nagmaneho kaya lakas loob akong nagsalita. Baka may iba pang pwedeng daanan, yung walang baha. I really need to go home, tugon ko. Wala sa sariling tiningnan ko siya at kita kong pag-igting ng panga niya. Seems he's angry, ngunit pinipigilan lang niya. There's no other way. Tipid ngunit marin na sagot lang niya like he lost his temper anytime soon dahil sa pamimilit at kakulitan ko. Binalot ako ng kakaibang kaba sa tinig niyang ito kaya hindi na ako muling nagsalita pa. Muli kong tinawagan si Manang Rosa para makapagpaalam. Kakausapin ko na lang si Baby Amadeus kapag gising na siya mamaya. My son is intelligent kaya for sure, maunawaan niya na hindi na muna ako makaka-uwi for the meantime hanggat hindi pa humuhupa ang bagyong ito. So fine, I'll stay with this man in his house. Ngunit, bakit ka hindi ko mapigilan na may parte ng puso kong sumaya despite sa mga negatibong posibilidad na mangyayari? Nababaliw na ata ako. Ano kayang mangyayari ngayong magkasama ngayon sa isang bubong si Damon at Amanda? Manumbali kaya ang pag-ibig na dati ay nasa mga puso nila? Ano kayang gagawin ni Bianca sakaling malaman niya na magkasama si Amanda at Damon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.